Oping, magandang hapon. Kung si Kuya Bal, may Lola Oping, ako may Lola Patring. Nangahon ka na? Ah, wala pa? Sige, magka... Habang kumakain, nanonood siya ng TV. Ayan o, pag yung mga alaga niyang aso, ayan. Malapit naman mag-uran. Yung kwarto mo, tutulo na naman. Ayaw mo kasing sa kwarto ko. Hindi ka makatulog? Ayaw mo sa kwarto ko? Ayaw mo? Paano na lang yan? Wala pa tayong hanap buhay. Di pa makapagpagawa ng kwarto. Loping! Ayan o, tingnan mo. Gato nga man ang alagang aso. That's... Di ka ginabigyan ni Lola Oping? Ha? That's... Di ka binibigyan ni Lola Oping? Sus, tayo po ay pupunta dun sa kwarto ni Lola Oping. Papakita po natin ang kanyang sitwasyon. Kasi ayaw niyang matulog sa kwarto ko. Ito naman ay pangit din ng bahay namin. Oh, wala pang kaayusan. Ito yung nagawa dito. Ako hindi. Matagal na itong hindi napapagawa. Six years na hindi pa naaayos. Lalo na ngayon, mahina ang kita. Ako po'y nananahi. Yan. Wala po tayong gawa. Nakakaraos lang sa paggawa ng mask. Pero minsan wala na talaga nagpapagawa. Tayo ngayon ay pupunta sa kwarto ni Nanay Patring. Ito po yung una naming bahay. Bulok-bulok na. Hindi mapayos. Dito ko sana siya paggawa ng kwarto. Idudugtong dito sa kwarto ko. Kaso, nag-lockdown man, tayo po ay iakit sa kwarto niya. Kanyang hinihigaan. Ito, araw-araw siya dito bumababa sa hagdan na to. Nakakatakot na. Baka minsan malaglag siya. Tapos pag umuulan, madulas. Ito po, bulok-bulok na yung bahay namin. Hindi ko mapaayos. Ito po ay harapan ng kalsada. But, bali po, likod na po yan. Ito po, walang kaayusan. Ayan po, ayaw naman yan lumipat sa aking kwarto at hindi siya makatulog. Ito po yun. Giray-giray. Puro plastic. Ayan po. Dito ako dati natutulog. Nung wala pa yung napagawa ko sa baba. Ayan. Ayan, kawawa naman siya. Tumutulo po yan. Puro grabing tulo. Lalagyan na lang ng plastic. Makakaawa siya. Ayaw niya po talagang iwanan ng kanya higaan dito. Kanyang kwarto. Mas komportable daw siya. Kaya nga gusto ko mapagawan siya ng kwarto doon sa baba. Para solo niya. Kaso naabutan ng lockdown. Kaya ito. May kapit kwarto din siya doon. Yung nag-iisang lalaki namin. Sa kabila.
silang dalawa ang gusto kong mapagawa ng kwarto. Pero nananay lang kasi ako, mahina ng kita din. Tsaka medyo naglaylo ngayon at nagkakaedad na rin. Lagi sumasakit ang tuhod ko. Ayan yung napagawa akong kwarto ko. Kasi kahit pa paano, kailangan din maalwan ako. Kakapagod kasi man eh. Gusto ko pag minsan, magpapahinga ako. Maginawa ang katawan ko sa paghiga. Ayan po. Nakakatakot. Pababa po ako ng hagdan. Masakit ng tuhod ko, aray. Asus. Ayan po. Pangit din ang pagkagawa nitong bahay na to eh. Pero pasalamat na rin ako kahit paano may natitirhan pa. Pero maayos naman ang kwarto ko, kailan ko lang na ipa-finish. Dati ganyan po ang dingding ng aking kwarto, pangit. Sa susunod na vlog ko, ipapakita ko sa inyo. Ayan po, dyan po sana mapapagawa ko siya ng kwarto. Kasama yung kapatid kong lalaki. At dyan hagdan, ang tatanggalin ko na po. Ayan. Kapangit talaga ng halos tumutulo na po yan, malapit na pong bumagsak ang bubong. Natatakot ako, ayan, kumukulog na. Sana po eh swerte na ako sa pagbablog ko. Wala kasi akong ibang topic. Wala pa akong alam na ibang topic kundi ngayon pa lang, ito pa lang. First time ko pa lang magbablog at hindi pa ako marunong. Nagbabakasakali ako na kahit papano ay makadagdag din to sa aking sa ngayon. Ano ko pa lang to, parang pagpawala lang ng stress. Wala po kasing hanap buhay. Pero gumagawa po ako ng mask, pero hindi na kalakasan. Nung bago pa lang ang COVID, kalakasan po ng mask. Kumita po ako at dun po kami nakaraos ng pabili ng bigas, gaas, lahat ng kailangan, asukal, kape, gatas ng nanay ko, pang-ulam, kung ano-ano pang ibang gastos. Nakabayad din po ako ng bill ng tubig, ilaw. Pero sa ngayon, mahina na po ang aking mask. Kaya nagdadasal ako na sana kahit pa paano makaraos pa kami. Dahil yung aking pananahi, hindi pa rin, wala pa rin pa akong makumuhang tahi. Dahil dun pa ako sa Pampanga pumupunta. Yung mga costume niya, mga babae sa bar. Sarado pa po ang bar. Hindi namin alam kung kailan magbubukas pa. Hindi pa rin naman sigurado kung kailan din magpapatay sila. Mag-a-adjust pa rin sila. Kaya ako ay hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay namin ngayon. Panggasto sa nanay ko. Ayan o. Ito, delikado na rin ito. Baka bumagsak ito. Wala kasing tibay ang pagkagawa nito. Hindi maganda. Hirap kasi pag wala kang lalaking kasama eh. Single pa po ako. Wala po akong kaalalay na lalaki. Ako lang. Ayan. Hindi matipay o. Tatakot din ako pag lumilindol minsan. Delikado ito. Kailangan din mapaayos. Sana swertehin ako. Magkaroon ako ng maayos na kita. Bago mag-lockdown, napaayos ko yung kwarto ko, napakinis. Kasi ganyan siya, ganyan ang dingding niya. Ang pangit tingnan, kinukuberan ko na lang ng kortina. At swerte naman ako nung bago mag-lockdown, December. Bago mag-lockdown, kumita po ako.
At ang hinahabol ko pa nga sana yung magiging kwarto ng nanay ko dito, kaso hindi na nga nangyari dahil nag-lockdown na nga. Sa ngayon, ang iisipin ko kung paano ako makumita para sa pangkain namin at ng kailangan namin. Laopeng! Lapatreng! Anong ginagawa mo? Ito po yung likod ng bahay namin. Ayan. Si Lola Oping. Lahat ng basurang plastic, ayan. Gumagawa pa rin naman siya. Binilad niya yung basura ng plastic. Ayan. Wala pa rin kayusan. May kubeta kami dito sa likod. Hanggang dito na lamang po. Abangan nyo na lang po yung susunod kong vlog. Sana magustuhan nyo. Tribute ko na rin to sa nanay ko habang siya ay malakas. Gusto ko pong siya sumikat. Lolay! Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.